Magandang araw po sa ating lahat. Ang ating po topic ngayon ay hypertension or pagtaas na presyon or alta presyon na tinatawag. So kapag ka po tayo ay nagpapa-check up or nagpapatingin ng blood pressure at ang ating systolic BP po ay tumataas na ng 140 at ang ating diastolic BP ay nasa 90, ugaliin na po natin na mas madalas po tayong magpa-BP at the same time po magpa-check up na tayo sa ating doktor dahil baka po tayo ay nagkakaroon na ng tinatawag nating alta presyon. Kapag ka po sinabi natin na hypertension or alta presyon, ang ibig sabihin po nito ay nagkakaroon ng labis na pagtaas ng blood pressure na dumadaloy sa ating ugat. Kapag ito po ay nagpatuloy, maaari po ito makapinsala sa ugat at magkaroon po ng epekto sa takbo ng puso. So, marami po kasing mga komplikasyon ang pwedeng maidulot ng hypertension. Pwede po ang isang pasyente ay magkaroon ng stroke, heart attack, at pwede rin po ito makasira ng ating bato. So ano ba ang mga sanhi ng hypertension? Unang-una, alamin po natin ang history ng pamilya. Baka po sa ating mga magulang ay nagkakaroon po ng hypertension o di kaya mga kamag-anak. Maaari po kasi itong mamana. Doon po sa mga pasyente na mahilig uminom ng alak at manigarilyo, sa mga pasyente po na overweight at hindi nag-e-ehersisyo, sa mga individual na 55 years old pataas, lahat po yan ay pwede maging dahilan ng pagkakaroon ng hypertension. So ano ba, doktora, ang mga sanhi ng hypertension or mga pwedeng maging sintomas ng hypertension or alta presyon? Well, kapag ka po meron tayong hypertension, ito po kasi tinatawag nating silent killer. Kasi po pwede makaramdam dito ang pasyente ng paninikip ng dibdib, sobrang pagod, hirap huminga. In some cases po, nakakaramdam ng pagsakit ng ulo, yung tinatawag po nating blurring of vision or panlalabo ng mata, lahat po yan ay maaring maging sintomas ng hypertension. So, paano ba namin, doktora, malalaman na kami ay meron ng alta presyon? Siyempre po, ang kailangan, regular po tayo magpamonitor ng ating blood pressure at magpa-check up po tayo sa ating doktor dahil sila po ang magsasabi or magdadiagnose kung hypertensive na ang isang pasyente or hindi. So, ano pong mga gamot ang pupwede naming inumin kung sakali na malalaman talaga or may establish na ang diagnosis ng hypertension? Marami po kasing gamot na pupwedeng ibigay ang doktor. Unang-una, mayroon po tayong tinatawag na calcium channel blocker. Actually, na-discuss ko na rin po ito sa previous vlogs, no? Kapag ka po sinabi natin calcium channel blocker, ang mga kilala po dito ay yung mga amlodipine, meron din po tayong nifedipine, pilodipine, lasedipine. Meron din po kaming ACE inhibitors na tinatawag. Ang mga example po nito, meron po tayong pirindopril, imidapril, captopril, at marami pa pong iba. Sa mga beta blockers naman po na common ding ibinibigay sa hypertension, we have metoprolol, nebivolol, atenolol, carbedilol, and meron din po tayong mga ARBs katulad po ng mga losartan, telmisartan, candesartan. At nagbibigay din po kami ng mga diuretics or pampaihe kasi makakatulong din po siya para magpababa ng ating blood pressure. So paano naman po namin ito maiiwasan? Katulad pa rin po ng paulit-ulit nating sinasabi, syempre kailangan po natin na umiwas sa bisyo. Iwasan po din natin ang pagkain ng mga bad foods, maalat, mamantikang pagkain, yung mga fast food or processed foods, iiwasan po natin yan. At kailangan lagi po tayo maging magalaw. Regular na ehersisyo ay napaka-importante pa rin. Ang lahat ng mga ito ay makakatulong para maiwasan natin na magkaroon ng hypertension. Ingatan po natin ang ating sarili at magandang araw po muli sa ating lahat. Bye!